Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at bumubuo ng Jasper Raid Stories. Ilang buwan pa lang po ninyo akong subscriber. Ako nga pala si Norman. Ang ibabahagi ko po ay naganap noong ako ay bata pa. Hindi ko na masyadong matandaan yung taon o kung ilang taon na ako neto. Pero ang bawat pangyayari ay hindi na mawawala sa isip ko. Alam nyo naman nung araw, di ba? Kadalasang laro ng mga bata, kung hindi mataya-taya, tagu-taguan. Sampu kaming mga kabataan noon na naglalaro ng tagu-taguan sa labas ng aming mga bahay. Minsan nga, nagkakampihan pa. Pero ang laro namin noon ay single lang ang taya. Hindi po yung literal na walang jowa ah. Yung ano ba, isa lang ang taya. Nagkataon naman na nataya ako noon. Sa isip-isip ko, naku, burot na naman ako neto ah. Oo nga pala, kung hindi nyo na itatanong, madalas akong maburot sa kahit na anong laro. Ewan ko ba, feeling ko noon, pinagkakaisahan nila ako. Yung area pala na tataguan ay walang limitasyon. As in, kahit saan mo gustong magtago, hahanapin at hahanapin ka ng taya. Nung mga panahon na to, marami pang mga bakanteng lote sa lugar namin. Tsaka, halos puro punong kahoy ang mga nakapaligid noon sa amin. Kaya kapag nataya ka talaga, swerte nang hindi ka maburot. Dahil nga sa taya ako, kinakailangan kong tumalikod sa mga kalaro ko upang makapagtago sila ng maayos. Tsaka ako nagsimulang magbilang ng 10. Matapos kong makapagbilang, ay sinimulan ko na ang paghahanap. Siya nga pala, maisingit ko lang. Yung laro pala namin, hindi uso ang base. Hanggat hindi mo nahuhuli ang lahat, hindi mapapalitan ang taya. Tsaka, lalabas lang ang ibang kasali na hindi mo pa nahuhuli pagkasirit ka na o kaya naman umayaw ka. Mabilis ko naman na nakita ang ilan sa mga kalaro ko. Subalit yung ilan sa mga natitira, sila yung talagang nang buburot sa laro. Kumbaga, sila yung mga magagaling magtago. Inabot na ako ng mahigit kalahating oras sa paghahanap, pero hindi ko pa din sila makita. Kaya nung papasukin ko na ang isa sa pinakamapunong bahagi ng lugar namin, nagpasama na ako neto sa isa ko pang kalaro na itago na lang natin sa pangalang Jepoy. Marahan naming pinasok ang medyo masukal na mga puno at halaman para hanapin ang iba pa naming kalaro. Hanggang sa may napansin kaming anino na tumakbo papalayo sa amin. Nagmula ito sa may kanang bahagi namin ni Jepoy. At dahil sa hindi naman ito kalayuan sa amin, kitang kita namin yung pagtakbo neto. Hindi nga lang kami sigurado kasi parang anino lang ito. Huli ka! Sino ka kaya? Wika ko habang mabilis namin na sinundan ni Jepoy kung saan ito papunta. Ngunit napansin namin na parang ang layo na nang narating namin. Pero hindi pa din namin ito makita. Sa isip-isip ko, bahala na nga kayo, sisirit na ako. Wika ko kay Jepoy. Sabay humakbang na kami pabalik sana sa iba pa naming kasama. Kaso lang, bigla din kaming napahinto nung madinig namin na may sumitsit sa amin. Sabay kaming napalingon ni Jepoy kung saan nanggagaling yung sumisitsit. Dito, laking takot at pagkabigla namin nang makita namin ang isang posturang tao na may mukha ng kambing na nakatitig sa amin. Hindi po ito yung literal na mukha ng kambing, may pagkakahawig lang dahil ang mukha nito ay nababalot ng makapal na balahibo. Yung ilong at bibig naman nito ay nakapausli na parabang sa kambing, samahan mo pa ng matatalim at matutulis ng ngipin.
meron din itong dalawang mahahabang sungay na papunta sa likod ang tubo. Sa takot namin ay muntik na kaming hindi nakatakbo. Mabuti na lang at naramdaman namin yung mainit na likido na bumasa sa aming mga shorts nung mga oras na yon. Nagkumaripas kami ng takbo papalayo doon sa lugar kung saan namin ito nakita. Kahit pa napakabilis ng pagtakbo namin, pakiramdam ko sobrang bagal pa din namin. Dahil kahit anong gawin naming takbo, hindi pa din namin ito naiiwanan. Tsaka sa di ko malamang dahilan, hindi ko na napansin yung kabuuan ng itsura nito. Siguro dahil ang iniisip ko na lang nun ay makaligtas kami. Pawis na pawis kaming nakabalik sa iba pang mga kalaro namin. Kahit pa kasalukuyang nagtatago pa yung iba naming kalaro, napagpasyahan ko ng umayaw dahil sa naging karanasan namin. Kinantyawan pa nga kami ni Jepoy dahil nga sanaihi kami sa salawal. Pero nung maikwento na namin yung nakita at naranasan namin kung bakit kami umayaw, maging sila ay kinabahan na din. Hindi naman naging hadlang iyong pangyayari na yon para hindi kami maglaro uli. Pero mula nga lang nun ay nagkaroon na kami ng limitasyon sa mga pinagtataguan namin sa tuwing naglalaro kami ng tagu-taguan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po Sir Jazz at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Raul. Gusto ko lang ibahagi ang isang maiksing kababalaghan na aking naranasan 3 araw bago sumapit ang aking kaarawan. Taong 2017, hindi ko nababanggitin yung eksaktong edad ko. Kasama ko noon na natutulog sa kwarto ang bunso naming kapatid. Nang makaramdam ako ng mga yabag ng paa na naglalakad papunta sa kama na kinaroroonan naming magkapatid. Sa totoo lang Sir Jazz, yung mga ganitong pangyayari, kadalasan ay tinatanong ko agad kung sino o di kaya naman ay didiretso bangon na ako para salubungin yung pumasok sa silid. Yung sumunod kasi sa akin Sir Jazz, malakas mang trip, minsan dinodrawingan kami sa muka. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko alam bakit hindi ko man lang ginawa ang isa man lang sa kadalasan kong ginagawa. Bagkus ay nakiramdam lang ako sa paligid. Maya-maya pa, nararamdaman kong papalapit na ito ng papalapit sa amin. Hanggang sa naramdaman ko na din na gumalaw yung kamang hinihigaan namin Sir Jazz. Sobrang kinilabutan ako dahil sa pangyayaring ito. Pinilit ko pa ding magtulog-tulugan at kumilos ng normal. Pasimple akong humarap sa bunso naming kapatid, tsaka ko ito niyakap. Nanatili akong nakikiramdam sa paligid. Tinatantya ko kung ano ba yung sitwasyon, tsaka ang nasa isip ko noon, yung kapatid ko lang ito na sumunod sa akin. Pinagtitripan lang kami. Ngunit sa di malamang dahilan, nag-shake ng malakas yung kama na para bang niyuyugyog. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatiis, kaya tumayo na ako upang kumprontahin ko itong inaakala kong kapatid ko. Subalit, nakakapanghina at labis na nakakakilabot ang aking naramdaman nung makita ko ang itsura nito. Nakasuot ito ng isang sirasirang kasuotan na nababalot ng dugo, tsaka yung mukha nito halos kalahati na lang. Kumbaga, yung mula ulo hanggang saka ng pisngi nito tapyas na. Nakatayo lang itong nilalang na ito habang nakatitig sa akin. Ako naman ay hindi na din naialis ang tingin sa kanya hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Kinabukasan ay nagkatrangkaso ako na umabot ng mahigit isang buwan.
kinikwento ko naman ito sa mga magulang ko kaso hindi nila ako pinakikinggan. Kaya magmula nun, lagi na akong may baon na rosary kahit saan ako magpunta at hindi ko na din kinakalimutan magdasal bago ako matulog dahil ayoko na ulit makita yung lalaking may tapya sa muka o kahit na kung ano pa yan. Hanggang dito na lang po Sir Jazz. God bless. So, ayun nga mga master no. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi sa atin ng mga sender na sila Norman at Raul. Maraming salamat sa pagbahagi ng inyong kwento sa ating channel. O siya, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang i-shoutout ang lahat ng bago nating subscriber, pati mga silent listener, maging yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!